premise goal early game, pero hindi nila pwede hantayin yung power spike ng Bren Esports, which is mid to late game. LM2 Mobile Legends Bang Bang World Championship, Kuya Rob Dizzy, it's game number 3 as Bren Esports. Sila ang may lamang dito sa series natin, 2-0 laban sa Burmese Ghouls. And that perfectly said there, Kuya Rob, na yung lineup dito ng Burmese Ghouls is one of the best versions of a draft na nakita natin galing sa kanila in this series. Tingnan mo, yung aggression na pinapakita dito ni Kid, alam niya na meron siyang burst damage na kaya tunawin dito si Kral TZ or maybe si Pew kung pumasok siya, and na-disrupt nila yung farm dito ng Bren Esports. Ni Kral TZ, hindi ba nga siya naka-purple buff dito? Oo, yung Soul Bloom na damage doon ng Matilde, almost half HP kagad yung bawas doon sa clone. And well, na-realize din naman yun nila Kral TZ, that's the reason why they move towards the orange buff. There's no sense na makipaglaban pa doon sa kanila purple buff. Might as well try to get other objective dito, as maybe and Kid, ganito lang yung talagang gagawin nila, is pahihirapan nila dito si Kral TZ to get his farm. Meanwhile, si Ace dito medyo libre ang pagkuha ng kanyang mga farm. Tignan mo naman si Pew, guys. This is something new for Pew. Benedetta in the mid lane na ginagamit dito ng idol ng mga kids. Si Ribo, actually, ang gumagamit ng Agora sa side lane. Oo, yeah. This is a different type of role para sa isang Benedetta, is as the mid, as like a support ngayon dito on the role. Pero it makes sense din naman. Ito si Ribo dito, he could be able to sustain naman itong show na to on the bottom lane, and even yung Yuzhong doon ni Flappy Z. So, it's a waiting game talaga dito, Kuya Reptar, dito on the side of Bren Esports. Meanwhile, for Burmese Ghoul, kailangan nilang ituloy-tuloy ito aggression. As in the first 2 minutes of the game, tingin ko they're doing a very good great job. Hindi pa lang sila nakakakuha ng pick-up, pero they have to force the first turtle fight. They need to get the lead sa umpisa. And yeah, level 2 pa lang dito si Maybe, same with Lossie, pero si Pio makikita dito ni Maybe, pinagamit na nga ang spiral strangling niya. Si Ace, muna na ang pagong dito, pero ang Bren Esports, malapit lang sila. Si Kral TZ dun nasa bottom lane, but that's just going for the crab coin. Alam ng Bren Esports dito na hindi pa pwede mag-all-in ang Burmese Ghouls. So dinadahan-dahan lang muna dito, pero it's gonna be a problem na si Flap TZ. Medyo nabawasan na, pero dito sa kita, that's gonna be a knock by Ruby DD. At si Lusty ay nakapag-zone out dito. And wala nang ultimate dito. Ang lapu-lapu. So may konting naman dito ang Bren Esports kung lalaban sila. Oo, pero also medyo mahihirapan din dito mag-contest yung yung Bren Esports . So ano to, ha? Parang ang nangyayari dito medyo cha-cha yung laban dito ng dalawang team na to. Dito mo mapapansin yung na hindi na yung aggression na ginagawa ng Burmese Ghoul, even yung dating laban nila with Bren, medyo nababawasan. Kumbaga, nagiging mas maingat sila, wherein dapat kasi mas aggressive sa ganitong klase ng lineup . So probably, baka nagme-make sense nga na baka nga tensyonado ngayon ang mga players ng Burmese Ghoul. Lasty, papasokin. Nakakabigay na ng informasyon dito. Malapit na siya mag-level 4. Electo final blow doon sa turtle, pero ang Burmese Ghouls na nakukuha ng pagong. Lasty, nabawasan na. And si Pew ang makahuli dito. Flap TZ, sinusubukan niya kalabanin to with the Yuzhong. But here comes Flap with the kill. That's gonna be a trade. 1-for-1. Pero si Flap ang nababawasan. Ace and Kid, hinahabol si Flap. But the lifesteal and the Shaw Essence is there for Flap TZ. And mukhang makakatakas ang dragon ng Pilipinas as Pew and Maybe go down for both teams. Yes, yun nga lang dito, Kuya Reptar, ha? Pwedeng makuha yung first turret here on the top lane as per Lusty and Flap TZ trying to defend here. Sama mo na si Pew, even with Vivo. Wala ang minion wave ngayon dito ang Burmese Ghoul. Ang lalim ni D! Sobrang lalim mo, D! Pero nakagawa siya ng damage dito. Kid and Ace going for the crab coin and no kills. Pero isa! Nahuli at napitas dito si Kral TZ. And that is gonna be a 2-for-1 lead right now for Burmese Ghouls. Masana, uy! Nahuli pa si Lusty! Oh my! Si D! Nagalit na dito si D, naririnig niya yung mga sinasabi natin sa kanya na okay, hindi daw ako magaling mag-dragon. Sige, subukan ko nga yung isa sa mga bayani ng Pilipinas. Ginagamit yung lapu-lapu. Pero Bren Esports, hindi nila papayagan na matalo sa lapu-lapu dito ng Myanmar. Unfortunate turn out of events talaga dito, Kuya Reptar. Na-pick off doon si Kral TZ, na-pick off din doon si Lusty. Pero ito, yung Imperial Justice, hindi tumama.
Hindi nga tamama daw, pero si Kid dinaretso ito si Carl Tizzy Blazing the Wet. Pero tignan mo yan naman yung damage dito ni Kid. But Black Tizzy coming in, and that's gonna be a kill secured by Rebo. Still playing really well here for Blend Esports. Few muntikan na nga, pero nakatakas siya. Murray's Ghouls, ha? Mukhang na-surpresa nga dito ang Blend Esports sa aggression nila. Pero wag natin kalimutan ano nangyari sa first game. Ito ang nangyari. Burmese Ghouls had the lead. Nakakambak ang Blend Esports. Hindi imposible yon dito sa game number 3. Hindi talaga imposible ang comeback dito. Pero as per Blend Esports, they really somehow to make a punch dito laban sa Burmese Ghouls. Ito lang yan eh, Kuya Reptar eh. Burmese Ghouls, alam natin na they are very strong on the early stages of the game. Oh. Pero if this momentum keeps up until makuha yung unang Lord, or let alone makuha yung pangalawa, Blend Esports, they have to find a way kung paano rin pasukin dito yung mga backlanes ng Burmese Ghouls eh. And I may say dito ah, Kuya Reptar, ang magiging sagot nila dito is about Flat Easy, about Lusty getting the setup na kailangan. At ito pa, si Rebo, look at the yin yang overturn of the connection dito sa Fatal Links as two members from the Burmese Squad ay biglang nawala. Si Lapu-Lapu, alam natin masakit din yung damage niya. But what Blend Esports has is good control. As long as hindi mahuli si Rebo, as long as hindi masyado mapitas na maaga si Lusty, and as long as si Few, napapabayaan lang umikot-ikot sa teamfight. Oo. Pero as per Carl, yes, he actually get picked off doon with a combination ng skills ng Cho and as well ng Sylvana. I may say dito, mga kaibigan, uncontested pa rin dito ang Claude dito ni Carl TC. Ang kailangan lang naman natin talagang gawin dito is just i-prolong itong game na to eh. Oh. Kasi literally, it could be potentially out-damaged dito ang Burmese Ghouls. Kasi kung titignan mo rito si Pew, this is a Benedetta support. Yeah. And halos lahat sila dito could potentially get damaged. At kumbaga si Lusty dito, siya na yung pinakatake. Parang apat yung pwedeng transition, yes, into a carry dito sa Blend Esports. And exactly, Lusty and Flappy sila, laban sila. There goes Imperial Justice, pero yung kadenong ginto dito ni Lusty ay nagamit na. That is the Black Dragon form of Flap Tizzy. So parang Burmese Ghouls, nag-bait out lang sila ng mga abilities dito knowing that gusto nila mag-push. Mahuli dito ng Cometic Lance si Rebo. But Rebo, it can be able to get away si Few. Punti ka na. And yung Benedetta na mid laner dito ni Few ay medyo nahihirapan. That's a testament yan sa Burmese Ghouls naman. Respeto sa Blend Esports, nagawa nila yung kailangan nila gawin para mahuli. And nahuli nga si Flap Tizzy naman dun sa bottom lane. Burmese Ghouls, mukhang nagising na nga sila dito, Kuya Rob Tizzy. Honestly, buti na lang hindi pa magre-respond yung Lord, kasi this is gonna be a good a good time for the side of the Burmese Ghouls to take the Lord whenever si Flap Tizzy ay wala sa Blend Esports. Pero so far ngayon dito, Kuya Reptar, ang early game na ngayon ng Burmese Ghouls, Few barely getting out alive doon. Mm. Oh no. Kaya ba? Okay lang. 2-0 lead naman eh. Hindi pa naman natin kailangan isulat pupunta tayo sa game 5 eh. Are you counting na matatalo dito ang Bren? Hindi. Oh. Sinasabi ko lang dito na easy lang. Easy lang. Kalma lang tayo, Pilipinas. For sure, kalmado lang ang ating mga tropa or yung mga Filipino fans natin dyan, as they all know din naman na yung draft ngayon ng Blend Esports is really a scaling lineup. They could all get damage, yes, onto the late game. Kailangan lang nila makakuha ng mga magagandang trade-off dito sa Burmese Ghouls. Yeah. Huwag silang masyado munang mag-assist. Hayaan nyo muna itong Burmese Ghouls to take the aggression and hold it from there. Imperial Justice na pinasukan na dito ni Katie si Katie kasi gusto niya kunin yung purple buff. Dako. Si Ace na nakukuha. Pero ito na ang Blend Esports. Ginamit Black Dragon 4, pero ayaw mapunish ng Burmese Ghouls. Hindi sila lumalaban. Burmese Ghouls back off. Blend Esports, kailangan rin nila mag-back off dito. And I like what Burmese Ghouls are doing. Ano ba sinasabi ko? Hindi ko gusto yung ginagawa dito ng Burmese Ghouls na invadean dito si Carl TZ and umabot na sa punto dahil sa push sa mga turret ng Burmese Ghouls na hirapan na mag-farm dito si Carl. Pero alam mo, ang magandang nangyayari or ginagawa ng Blend Esports dito, si Few, ginagamit niya yung kanyang Electro Final Blow para sa mga minion wave. Oh. Ito rin yung isa sa nagiging rason kung bakit hindi makakomplete snowball ang Burmese Ghouls eh. Yes, lamang sila rito around what? 6,000-7,000 lead against Blend Esports. Pero hindi nila ma-choke out ng mga resources ang Blend Esports kasi hindi sila basta-basta makapush. Kasi yung mga minion, inuubos dito ni Few. Pero so ngayon,
Burmese gold, they have to take it somehow slow. Yep. Pero they have to take the first lore dito. And makikita mo dito sa mapa dito, Kuya Reptar, iniikot-ikutan na ngayon dito ng mga members ng Burmese gold. Sino-zone out na nila, naghahanap sila rito. Ina-anticipate nila na alam ng Brain Esports na susubukan nilang kunin yung lore. So maghahanap sila rito ng pick-off before they actually try to take the lore. Or baka simula na nga ngayon to ni Ace. Okay. Here comes Ruby Didi. Pupunta siya sa top lane kasi nakita niya yung Benedetta ni Few. Won't be able to go for a deep push. Brand Esports gets to bait out. That's gonna be a good zone, ha? Pero sila si makakapasok sa Lord. The Lord resets Black PG. Ang dami-dami sa nakuha niya dito. Black Dragon 4, kinabit niya si Kid. Pumasok, pero masyado malalim dito si Kid. Killing spree para kay Rebo. Hindi nakapunta sa Kikar TZ yung kill. But Brand Esports, that could have been really bad for them, ha? Pero masyadong malalim ang pasok doon ni Kid with the Circling Eagle. Brand Esports nakagante ng isang kill doon. Good news for Brand Esports that hindi ganon kalalim yung minion wave doon sa may top lane. Kasi ito ngayon ang magiging problema ngayon ng Brand Esports. It's good na na-pick off nila doon si Kid. Na-cancel ngayon yung pagkuha ng First Lord. Pero kasi ito pa yung isang dilemma ngayon dito for the side of Brand Esports. Itong show na to, there is always a possibility to do side lane pushes. Pero ngayon, Burmese Gold, they're trying to get the first Lord. Ang tanong, makukuha ba? Yes, ang sagot! Ang sagot ay ang Brand Esports ay lalaban dito, Katizzi, with a blazing duet! Pero wala siya napitan. Nahuli pa ka ni Ruby Didi si Katizzi dito. And oh no! Tatlo ang nawala sa Brand Esports. Flaptizzi ang nakuha din doon. And with the Lord marching in, Brand Esports, this is the biggest lead that Burmese Ghouls has had the entire series. Oo. And again, mukhang nagising na nga ang Burmese Ghouls. Sabi nga nila, Grand Finals to. Hindi kami mamamaya ng Brand Esports dito. And mukhang gusto nila tapusin, Kuya Rob. Mukhang matatapos nga nila to. Pero disiplinado naman ang mga tropa natin from Myanmar as they took down two base turret dito ng Brand Esports as the Lord is so healthy pa ngayon. Reptar, pero yung Fatal Link sa APA. Lahat pa ang dami dito. Few na electrified na blow. Nawala dito sa Brand Esports. Lumalaman pa. Dumidipens na sila. Pero yung damage dito ng Lord na masyado mataas. Tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls. The defense is successful. Brand Esports, muntikan na Burmese Ghouls. Lose 3. Kailangan nila mag-reset. Brand Esports, humihinga pa at lumalaban pa dito, Kuya Rob! Pero Reptar, undeniably, look at the instant replay. Ganito nagsimula yung laban. Dalawang tore, nabasag na agad dito ng Burmese Gold. Then, yung Lord, buong buo pa doon. Maganda yung Fatal Links. Yes, napatay doon si Lusty. Unfortunately, naubos sila doon ni Carl Easy. Pero kailangan ngayon kumuha ng map control ng Brand Esports. Look at the, once again, going 1v1 dito kay Flap Easy. Oh no, Kuya Reptar, alam natin maganda yung naging teamfight nila doon. Pero yung mga tore nila naman ang naging kapalit nung tatlong kanilang napatay. But Carl Easy going blazing duet! Kid, muntigan na nga, mahuli doon. Lastly, nagamit na yung Fatal Link, so hindi na niya magagamit ni Bill. Just is here comes the cut, I'm coming from Burmese Ghouls. And there goes the Electo final blow. Isa lang ang nahuli dito, that's gonna be Carl Easy. Pero Brand Esports are still pretty healthy. Flap Easy, oh no, nahuli ng Burmese Ghouls. But tignan natin kung ang Brand Esports makakadepensa na naman. They still have Lusty, they still have Few, they still have Rebo, they have good crowd control, good damage. As Few, nakita ni Ace, pero ang Burmese goes straight to the base. That is a 2-1. And ladies and gentlemen, masasabi na natin, we have a Grand Finals.